Sa Maynila, nanalasa naman ang isang buhawi kahapon. Dalawang napaulat na nasugatan habang maraming mga ari-arian ang nawasak. May report si Mark Zalazar. Dakong alas 4:30 kahapon, namataan ng ilang residente ang pamumuo ng higanting buhawi sa bahaging ito ng Baseco, Maynila. Nagulat na lang ako, may mga sumisigaw na may ipo-ipong araw. So kahit nga ako napatakbo dahil nga nakakita ko yung ipo-ipo, may mga tangay na parang hindi kumaya ano, kung yero o kahoy. Kala ko namin sunog kasi nagliliparan po yung mga papel po sa taas. Mama, eto na, parating na. Malakas na po yung hangin. Nabigla po kami. Inabutan ng buhawi ang marami sa kalsada. Ang mga panindang ito sa P. Gomez Street, nagkandahalo-halo na. Ang tricycle namang ito sa Palangka Street, umandar mag-isa. Sa kuha mula sa Intramuros, kitang-kita ang mga pinalipad na yero. Lipad na! Pero agad ding nakabawi at muling nanalasa. Kita naman mula sa Harbor Square ang unti-unting paglaki nito. Sa balik-balik Manila, tila dahon na pinalipad ang bubong ng isang bahay na sinundan pa ng pagsabog. May mga naglili parang yero. Tingnan mo yung dami lumilipad, oh. Oh? Ay, bubong nga! Ay, Diyos ko po, ano nangyari? At pagsabog ding nakunan sa sampalok. Ay, naku! Naku, Diyos ko po! Ay! Mula sa gusali ng FEU Institute of Technology, nakakapangilabot din ang mga nag-spark na poste ng kuryente. Yung mga yero. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang sugatan sa insidente. Sa Baseco compound pa lang, nasa 200 bahay ang nasira, may natanggalan ng bubong, habang ang iba wasak na wasak ang bahay. Nawala ng kuryente sa Baseco kagabi dahil sa insidente. Nahulog ang signboard at air conditioning unit ng isang convenience store sa sampalok ng dumaan ng buhawi. Nagputukan daw pati mga high tension wire. Sa Intramuros, kabi-kabila ang mga nabuwal na puno. Sa kahabaan ng Santol at San Isidro Street sa Quezon City, nililinis pa rin ang ilang debris at bahagi ng bumagsak na puno. Naiayos na rin ang 3 posting na buwal. Maging alerto po sila sa mga biglang pag-ulan. Posibleng magdulo ito ng napakalakas na pag-ulan o yung biglang bugso ng hangin na pwedeng makasira ng mga bahay na high-risk structures, lalong-lalo po yung mga gawa sa kahoy at lumang materyales na. Mark Salazar, GMA News.